Bukod sa pagbanggit sa epekto ng fentanyl bilang posibleng dahilan daw ng mga sinabi ni dating Pangulong Duterte, tumanggi na si Pangulong Bongbong Marcos na patulan pa ang aligasyong nagdodroga siya. Nakatutok si Ian Crew. Bago umalis pa Vietnam, tinanong ng media si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ambush interview bukod sa mga sinabi kagabi ni dating Pangulong Duterte sa talumpati nito sa prayer rally sa Davao. Akusasyong gumagamit siya ng droga, ang dahilan ng People's Initiative at ang hiling ng anak nitong si Mayor Sebastian Duterte na mag-resign siya sa pwesto. Hindi ito direktang sinagot ng Pangulo pero sabi niya, may naiisip siyang dahilan kung bakit nakakapagsalita ng ganoon si Duterte. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Well, 5-6 years ago, something like that. After 5-6 years, it has to affect him. Kaya palagay ko, kaya nagkakaganyan. I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Ilang beses na dating binanggit ni Duterte na umiinom siya ng fentanyl, isang malakas na uri ng painkiller. Sabi niya noon, kailangan daw niyang uminom nito dahil sa injury bunsod ng aksidente sa motorsiklo. Sinubukan pa ng Malacanang press corps na tanungin ang Pangulo ukol sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y gumagamit siya ng illegal na droga, bagay na tinawanan lang ng Pangulo. Sa Villamor Air Base, nagtipo ng mga miyembro ng gabinete, pati na si Vice President Sar Duterte para sa departure ceremony para sa Pangulo. Sinikap din naming makakapanayam si VP Sara pero nabigo kami. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos pagpasok ng Maharlika Hall. Magkatabi ang First Lady at ang Bise habang nagtatalumpati ang Pangulo. Ayon sa Pangulo, bukod sa pagharap sa business sector at Filipino community, may iba pa siyang mahalagang misyon sa Vietnam na kapwa claimant sa mga teritoryo sa South China Sea. I will also discuss cooperation in defense and security, trade and investments, education, tourism, as well as regional and multilateral issues of concern. Matapos ang kanyang talumpati, nakipagbeso ang Pangulo kay VP Sara na itinalagang caretaker ng gobyerno habang nasa Vietnam para sa state visit. Sa tarmac, kinamayan ng Pangulo sina Executive Secretary Lucas Bersamin at VP Sara. Binati naman at bineso ng First Lady si Bersamin. Hinintay niyang matapos makipag-usap ang Pangulo kay VP Sara bago siya sumakay sa eroplano. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.